Meron ka ba mga succulents na after 7 days mo siya mula nung niripat, it's not making any progress na para bang akala, instead of looking better, nakaka-recover with new signs of growth at may bagong roots, eh instead parang lalo lang siyang nauubos yung dahon niya at natatakot ka na magdedire-diretso siyang mamatay gaya ng itsura nito? Pag-usapan natin yan ngayon at tignan natin kung anong pwede natin gawin para mailigtas pa yung mga succulents mo. Here I am where the movie started, facing at a photo that taken, space tree flying through the skies. What's up everyone, welcome back to the channel, it's me again, Andrew. Gusto ko pong i-share sa inyo na mga several weeks ago, meron tayong plant haul at marami tayong biniling succulents after 3 to 5 days, nirepot natin silang lahat. At maganda naman po yung mga naging progress ng mga halaman natin. Pero meron ako napansin na some of my plants are not recovering as quickly as I thought they should. Kasi after 3 weeks na, hindi pa rin siya nakikitaan ng magandang signs of growth. At ang takot ko is parang hindi siya tinutubuan ng ugat. So ang basis ko po dyan is yung mga kasabay niya. Although alam naman natin na hindi pare-pareho yung pagtubo ng ugat ng mga halaman at hindi rin pare-pareho yung recovery nila. Pero ito po kasi si Purple von Nürnberg, also known as Purple Pearl. Nung unang nakita natin siya, nung unang pinakita ko siya sa inyo nung nabili natin siya, ang ganda-ganda pa ng kulay niya, 'di ba? Flashback. Sobrang ganda, gusto ko i-share sa inyo. End of flashback. Yan, very purple siya, maraming leaves, kaya na-entice nga ako siyang bilhin. Tingnan niyo yung itsura niya ngayon. Ayan, hindi mo na siya makita as purple. In fact, yung itsura niya ngayon, I would say na parang mukha na siyang ano. More like anemic na itsura niya. Ayan. So, hindi na siya ganun kaganda. In fact, medyo nakakalungkot na yung itsura niya. Unlike dito sa mga kasabay niya. So, kung titignan niyo to, si White Rose, kahit na may damage siya dito, maganda yung growth niya dito. Kaya, ito, full filtered sun. Ito naman si Blue Rose. Ayan. Napansin ko kasi sa mga to, mas mabilis yung recovery nila. Pero dito kay Purple Pearl, o si Purple Von Nürnberg, medyo ang hirap niyang makarecover. At naalala ko, meron akong maling ginawa. At yun yung gusto ko i-share sa inyo. At sana maiwasan nyo siya. Kasi marami nagme-message sa akin na ginawa ko naman yung sinabi nyo. 7 days, walang watering. Tapos wala mo ng morning light, bright shaded area. Tapos after ko siya diligan ng 7 days, parang lalo pa rin nalalagas yung dahon. Ang nangyayari po dito sa akin, napansin ko, nagtutuloy-tuloy siya na inumin yung mga dahon sa ilalim. In fact, sobrang dami. Ngayon, mabibilang ko na lang sa daliri ko yung natitirang dahon. And I fear na baka eventually maubos na siya. So, nag-consult din naman ako sa ibang mga mentors ko na itago na lang natin sila sa mga kanilang mga private na buhay. Isa po sa mga maling ginawa ko dito, kasi pare-pareho lang naman po sila ng sun exposure, pare-pareho lang ako ng watering method. So yung mga variables na yon, pare-pareho lang siya. Bakit ito nag-iiba? At tsaka ko lang naalala na ito pala na may kalahating batch ko, iba yung potting mix na ginamit ko. Doon sa iba, gaya nitong dalawa, gumamit ako ng ready-made na potting mix. Pero dahil naubusan ako, nag-DIY ako. Don't get me wrong, marunong po ako mag-DIY ng potting mix. Ang isa po sa mga mali na ginawa ko is that yung kind ng pumice na ginamit ko is hindi po siya yung gritty. In fact, ito po kasi yung mga panahon na nagkakaubusan tayo ng pumice. Dapat po kasi ganito yung size na gagamitin natin. Ito po yung tinatawag nila na munggo size or matanghito. Hindi ko maalala kung alin yung mas malaki sa dalawa. Pero it should be like this na talagang kapag po nilagay mo siya sa pot mo, medyo
maluwag siya, ibig sabihin hindi siya magko-compact. Kaso yung mga panahon po na yon, naubusan ako ng pumice. Pumice. Fine, pumice. Naubusan ako ng pumice, tapos ganito po yung ginamit ko. Ayan. Napaka ito po yung tinatawag na I forgot kung anong tawag sa kanyang variety, pero kung ikukumpara po natin siya side by side, papakita ko po sa inyo. Ayan. Malaki po yung difference niya. So, ano po yung naging epekto nun? Kasi, ang measure natin kapag gumagawa ng potting mix is ako, true cups. Kaso, ang hindi ko po ginamit doon ay yung common sense ko. Bakit? Kasi, yung one cup po ng ganito kalaki will not be the same mass as with the one cup po ng ganito. Kasi, dahil mas maliliit po yung mga particles nito, definitely, yung isang cup po nito, sobrang siksik nun. Kasi nga, mas maliliit yung mga particles niya. Unlike po, yung one cup ng ganito kalaki, marami siyang open spaces in between, kaya po, hindi siya ganun ka-compact. Ang nangyari, bottom line is, nung pinuno ko po ito ng potting mix using this finer grade ng pumice, or pumice, ay mas naging siksik siya. Ibig sabihin po, hindi masyado nagkaroon ng tamang aeration, nahirapan tumubo yung ugat nitong si Purple Pearl o si Purple Von Nürnberg. Kaya, medyo nag-struggle po siya. Yung iba, ayan, medyo hayahay na sila, kahit na, ano, hindi na siya ganun ka-critical, kahit hindi na siya ganun kaingat, kahit hindi na ako ganun kaingat sa kanila, isa naiiwan ko nga sila dyan hanggang tanghali, okay lang. Tapos, yung watering niya, dapat controlled lang pero hindi na super controlled. Misa pag na-excite ka sa magdilig, di ba? Alam niyo yung tinutukoy ko. So, ano pong ibig sabihin yan? In fact, pwede naman siya makarecover dito eventually, lalo na kapag tumubo na yung ugat. Kaso, medyo nasasakal yung stem niya at yung ugat. Meron ako nakita mga ugat na tumutubo dun sa paligid ng stem niya. Pero sa tingin ko, it's not growing as fast as it should be, kasi more than 3 weeks na siya mula nung pinat ko. And naaawa naman ako kung hahayaan ko lang siya dito. So ang bala kong gawin sana is I would show you kung paano natin siya susubukang iligtas by transferring it using a different potting mix. Syempre gagamit na tayo ng mas gritty para mas madali na siyang tubuan ng ugat. Observe natin after mga 2 to 3 weeks kung mas makikitaan na natin siya ng progress. Pero for today, allow me to show you kung paano ko siya irerepot. Kasi ito hindi naman ito bagong sa akin. Medyo naka-adapt na siya dito sa lowlands. Mag-iisang buwan na rin siya. Pero gusto ko lang siya palitan ng potting mix. Isa pa pong problema natin is that ito kapag diniligan ko dahil nga gritty siya, kinabukasan lang napansin ko parang tuyo na siya agad eh. Ito, ang bigat niya kasi siksik nga siya. Tapos mas marami din ako na ilagay dito na organic matter. Dahil nga kahit nga 7 cups pumice, tapos 3 cups ng organic matter, hindi siya tumugma in terms of the actual density. Kasi nga po, mas siksik ito. So, ang gagawin po natin, ililipat ko siya ngayon, and allow me to show you ano natin siya papalitan ng potting mix. Ang gagawin ko lang po muna is, subukan ko muna itong bawasan. Ayan po. Ayan, kung dahil in-uproot natin siya, tignan nyo po yung ano, tignan nyo yung potting mix. 2 days ago ko pa ito diniligan, konti lang, pero kitang-kita nyo naman, no, parang ang siksik niya kasi masyado at masyado siyang maraming organic matter. Gagawin ko, I will be using the same size ng pot. In fact, I will be using the same pot. Ayan, ito po yung itsura niya. Tapos, subukan natin i-brush to para mapakita ko po sa inyo. So, by using a small brush like this, mababawasan po yung damage dun sa mga roots kung meron man siyang roots na tumubo. In fairness naman, meron naman siyang tinubo kaso nahihirapan din kasi yung ugat dahil nga kapag nadidiligan siya, basang-basa siya palagi, lagi siya nabababad. So, hindi rin masyadong nakakausad yung pagtubo ng ugat kasi
most of the time, basa siya. Hindi katulad ng mga kabatch niya na mas madaling natutuyo. So, ayan po yung itsura niya. May mga growth naman ako nakikita. Pero, sobrang nag-struggle siya. And, ayoko nang patagalin po yung paghihirap niya. Kaya, ang gagawin natin, gagamit ako ng potting mix. So, meron na po ako nakaready rito na ready-made potting mix. And, ang composition naman ito is 70% pumice or pumice. Pero, 30% lang. Pero, ang pinakamahalaga po kasi doon is yung size ng pumice na ginamit ko, mas malaki siya. Kaya, mas kumpiyansa ako na kapag diniligan ko siya, konting hangin lang o kinabukasan, mas matutuyo na po siya. So, ang tanong siguro ng mga tao is kailangan po ba siyang i-air dry? Hindi ko na po siya i-air dry kasi tuyo naman yung gagamitin kong potting mix. And, wala naman akong masyadong damage na ginawa sa roots. Hindi siya katulad nung galing siya dun sa nursery pot na black plastic kung saan talagang a-uproot mo siya. Tapos dito, wala naman tayong masyadong adjustment eh. Ililipat ko lang siya ng potting mix. Pero if you would like to air dry it, okay lang po yun. That's the most ideal thing to do. Pero dahil po sa isang napakagandang dahilan na ako'y excited, ipapat ko na rin po siya ngayon. Kumpiyansa naman ako na hindi siya masyadong malaking difference kasi medyo tumagal na rin siya dito at nakapag-adjust na rin siya sa lowland. So check natin. So totoo lang, marami nang pinagdaanan tong halaman na to kasi may time pa na nakitaan ko yan ng isang piraso ng mealybug. Okay, paano po tayo magpapat? Aalisin ko lang po lahat ng laman nito. And then, papakita ko sa inyo yung supply ko ng pumice. So, ito na po yung work table natin. Ayan, nagkaubusan kasi ng pumice noon kaya bumili ako ng ganito, napilitan ako. Hindi ko in-expect na ganyan siya kaliit. Pero ako naman to, si excited, gumamit pa rin ako. Ayan, siguro naman ngayon, hindi na tayo mauubusan ng pumice. Yan na po yung mga supply natin. Ayan, siguro mga isang taon tayong di lalabas. Ayan, dapat po ganyan siya karami. Ay, ganyan, dapat po ganito siya kalaki. Tapos, eto mas maliit siya ng konti for smaller pots. Pero ginagamit ko sila pareho, minsan pinaghahalo ko. Pero mas maganda kasi medyo gritty siya na ganito. Ayan, meron din ako na 2 cm yung size. Ito yung ginagamit ko for bigger pots. At siya rin yung ginagamit ko na pang first layer. Ayan, meron din tayong bigger dito. Tapos ito pa yung ibang mga potting mix natin. Perlite, vermiculite, tapos yung ibang mga supplies natin. So, ayan. So, papakita ko na sa inyo kung paano natin siya i-re-repot. So, ayan po. Yung first layer niya, gumawa lang ako ng manipis na layer. Siguro mga 1 cm yung taas. Pure pumice lang siya na munggo size or matanghito size. Tapos, talagyan na po natin siya ng dry na prepared na potting mix. Ayan. So, depende po sa size o sa haba ng stem ng or roots ng halaman nyo. Kasi yung iba po, pwede mo na siyang ipatong lang. Pero ito, medyo mas malalim siya ng konti. Kaya ang gagawin natin, maglalagay lang tayo ng space na ganyan. Tapos, lalagyan na po natin siya sa paligid. Pero gagawin ko rin para sigurado na wala na tayong problemahin sa bugs. Bago ko po ilagay yung halaman, maglalagay na rin ako ng siguro mga 1 scoop ng diatomaceous earth or what we call DE powder. Tapos, yan po yung pangtanggal natin o para lang pampaalis ng mga possible pests like mealybugs. Hinahalo ko na po siya dyan. Tapos, kung gusto nyo, pwede rin kayong gumamit ng neem gold or kung meron kayong neem gold, this one is from Masitera. Both act as organic fungicide and pesticide para po mabawasan yung mga poproblemahin natin sa halaman natin. So, gamit lang po tayo ng konti niyan. Ang advice dito is pinch lang talaga for every pot ng regular size. When you say regular size, I assume that will be the 3x3 size. So, konti lang po talaga. Pinch lang talaga. And then, konting potting mix, konting DE powder. Yan. Ayaw mo rin na masyado maraming DE powder kasi kapag yan, sobrang dami mong ginawa at na-excite ka. Ang mangyayari sa halaman mo, ang mangyayari sa potting mix mo, pag nagbuo-buo yan, mahihirapan siya. Pag yan nabasa, tapos nabuo siya, magiging ano yan, parang medyo maputik ng konti. So, ayan.
Oh, linisin lang po natin ng konti. Dito pa lang mapapansin mo na medyo mas parang nakakahinga na siya. Nararamdaman ko na parang hindi na siya ganun kahirap. And then lalagay lang natin siya ulit sa bright shaded area. And then we'll leave it there for 7 more days. So parang na-reset lang siya being a new plant. Pagtapos niyan, mag small watering din tayo kasi obserbahan natin kung mas mabilis na siya tutubuan ng ugat. Yun lang po muna yung update ko sa inyo regarding this video kung paano tayo mag-troubleshoot when you use the wrong potting mix, kung napansin mo masyadong hindi ganun ka-gritty or gumamit ka ng maling mix at gusto mo mag-upgrade to a better one. And before I let you go guys, I just really wanna do a quick shout out for all of our subscribers who have always been very supportive. So let me start by saying hi to Mario Fe Suwico from Butuan City, kay Course Magay, kay Mimi or Aimee De La Cruz, hello Mimi, kay CR Cock Gaming Channel, hello kay Jessa May Cabrera, pinapabati ka ni Eman Gayatena, kay Chi Ramirez and Carlenin Arevalo, na mas magaganda pa yung mga halaman sa akin. So salamat po. Joey P. Pontero, si Hazel Rivera, si Mami Elena Marinda, na talaga nagsusupport sa akin yan every video. Lagi akong sineshare niyan. Tapos, isa yan sa mga una kong subscribers. Kahit na parang 2K pa lang tayo nun. She's one of our early supporters, just like with some of you guys. Kay Matt Dave Lawrence Ruiz, kay Marian Ismail, si kay Jana Senyar, si Jehan Saet from Marinduque, si Liz Montserrat, kay Evelyn Huang from Taiwan, kay Lemuel Sebastian, kay Custodio Villanueva, GV Baroga, Estelito Arcades Jr., kay ACD, and kay Lorena Albia. Dun po sa mga hindi ko nasama today, don't worry, we still have a lot more videos to come. I'll make sure to do a shoutout for all of you guys as much as possible. That's what I have for you today. Thank you so much for watching. Have a great day. Peace out. Bye.